100% plastic. Oh, nung sun care na to. Hello everyone, Stephanie here and welcome ka sa aking YouTube channel. Kung kapapanood mo lang na aking mga videos, ay huwag mo kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Hit the notification bell button para mabigyan kita ng plus points. Kaya kung tapos ka na, ay simulan na natin yung video. Today's video ay meron po akong i-share sa inyo na product. Bago ko lang po itong na-try kasi nung last week o kasi pumunta ako ng Watson's tapos yung hanap ko talaga doon ay shampoo. Pero later on nag-decide ako bumili ng skincare lalo na yung sunscreen since matagal-tagal na po ako hindi talaga gumagamit ng sunscreen. Well, napaka-importante pa naman sana ng sunscreen sa everyday use. So, yung mga sunscreen na talagang type ko ay yung Belo Tinted Sunscreen at saka yung sa Lux Organic na color yellow yung bottle. Pero itong sales lady kasi ng Watson's, ayan, nag-insist siya sa sunscreen na to na siyang gamit rin daw niya. Eh, medyo na-curious ako ng light kaya gusto ko rin matry if talaga bang maganda. Ayan. So, yung product po na tinutukoy ko ay itong Brightening C Plus with Glutathione Daily Sun Care ng GT Cosmetics. So, ito yung ano, itsura ng product. Okay, yung packaging niya, ayan, made of orange plastic. Ayan, comes also with a pump. Ayan, hindi lang po siya airless na pump. So, made of plastic yung kanyang packaging. Ayan, 100% plastic. Harap po ng product, makikita niyo syempre yung pangalan ng product, tapos kung ilang ml siya. Then, sa likurang part po, makikita niyo po yung short description ng product. Sinundan po ng direction, ng ingredients, tsaka manufacturer, at tsaka yung distributor. Then, sa may gilid na part, ayan, makikita niyo po yung expiration niya. Yung expiration ng product ay good for 2 years. So, once na ma-open niyo siya, so it is only good for 2 years. Then, I also read in the page, in their page, na it is also tinted sunscreen. So, hindi lang po kasi talaga nakalagay sa kanilang bottle, pero it has also a tinted formula. Okay, so dito na tayo sa description ng mismong product. So, sa harap po, nakalagay po kasi na Brightening C Plus with Glutathione. Tsaka, kapag maririnig natin yung glutathione, isa lang yung pumapasok sa ating isip. Siyempre, nakakapupi siya. So, for whitening facial sunscreen kasi siya. Makikita nyo rin po na parang may citrus na drawing dito sa harap. Kasi yung isa pa pong main ingredient niya bukod sa glutathione ay itong tinatawag na citrus extract. So, ilalagay ko po dito sa anywhere there yung mismong pangalan talaga ng extract. Isa pa po sa claim niya ay nami-minimize niya po yung ating mga pores. Yung mga malalaking pores dyan, ayan, parang may malalaki, may maliliit na circle sa ating face. So, ginagawa niya po yung invisible. Pero, hindi talaga totally invisible. Ayan. Light lang. Kasi minimize lang, diba? Tapos, it has also a broader spectrum. Ibig sabihin nun, maganda siyang pang-protect. Lalo na sa matinding sikat ng araw. Specifically, the UVB and the UVA rays na talagang makakasira po sa ating skin. Meron siyang SPF 70. Sa mga pong claim niya ay tinutulungan po yung ating skin na maging powdery yung kanyang effect, yung kanyang resulta. Parang light lang po talaga ng sunscreen na to. Na after nyo pong mag-apply, mapifeel nyo lang po na parang nagpulbo lang kayo. Nalilest rin po niya yung oiliness ng ating face. Ayan. So ito pala yung anyang consistency. So medyo watery siya kasi nga yung sunscreen na to ay para siyang cream, para po siyang foundation, kaya po siya ganyan. Color po niya ay beige. Tapos, madali lang din po siyang i-blend. So, pakita ko sa inyo. Yan. Masasabi ko talagang meron siyang powdery effect kasi kung titignan niyo po sa malapitan, ay maliliit na mga white. Yan. So, sa una lang po, parang talagang napakaputi niya. Pero, after few minutes po, ayan, magsiset na po yan. Sobrang dali lang po niyang i-blend. Ano. So, meron po talaga siyang whitening effect. Ayan, kung ikukumpara niyo po sa isang kamay ko na hindi nalagyan ng sunscreen. Tapos aside po na nakakapaputi siya, ayan, nagiging fresh, nagiging glowy po yung skin niyo dahil na rin po sa kanyang pagka-tinted. Ayan. So, tinted siya. So, pag sinabi kasing tinted, ayan, talagang nakakatulong siya para maging mas lighter po yung resulta ng iyong sunscreen. Meron po kasi talagang mga sunscreen na ano lang, wala siyang brightening effect or whitening effect. Kaya nga po, mas prefer kong gamitin yung mga tinted kasi nga, sobrang ganda niyang gamitin at
kahit hindi ka na po maglagay ng kung ano-anong makeup sa mukha mo, magiging fresh po yung look nyo. So, yung kanyang resulta talaga ay para ka lang po nakapaglagay ng foundation. Ayan. Ang maganda din po dito ay paraben-free na siya. So, hindi na nalalayo sa Lux Organic. Pero yung napansin ko rin po sa kanya, bukod po na try ko kasing sunscreen, hindi naman po siya ganito katapang yung amoy. Tapos, oo, meron siyang amoy pero very very light lang. Tapos, hindi mo talaga siya mapapansin sa sobrang light ng amoy niya. Ito, medyo matapang siya. Kasi nga, meron siyang floral scent. Kaya po, talagang kapansin-pansin siya. So, okay, so paano naman po siya gamitin? So, in terms po of direction on how to use this product, ano siya? Pwede siyang gamitin sa face at saka sa iyong leeg. Siyempre, kailangan talaga nating i-include yung leeg na yan. Kasi kapag napabayaan yan, para tayong lumalakad na patay. Dapat gamitin mo siya 30 minutes before the sun exposure. So, yan po yung nakalagay dito sa mismong bottle, ha? Pero pagtingin ko dun sa mismong page nila, nakalagay dun, we must apply this product 15 minutes before the sun exposure. So, sa part na yun, medyo nalito lang ako sa ano ba dapat talaga. Kasi, kung nagkamali sila ng paglagay dito, so wala na. Yung mga Pilipino talagang masunurin, di ba? 30 minutes, di ba? So, siguro para mas safe, so kailangan na 15 minutes before the sun exposure, kailangan maglagay tayo ng GT Cosmetics sunscreen. Ayan, kasi medyo hindi pa nag-coincide yung ano, yung description ng page nila at saka ng product mismo. Pero dahil maraming tao ang hindi nakakaalam na yun pala yung nakalagay sa page, so talagang ang susundin nila yung 30 minutes before the sun exposure. Pakiliwanag naman po, GT Cosmetics, ha? Then, so nakalagay dito na every 80 minutes, kailangan mong mag-reapply once po na nasa labas ka. E paano naman kung hindi po kami lalabas? So, ibig sabihin, okay lang po na di mag-reapply. Pero sa pagkakaalam ko kasi, it's either nasa labas ka o nasa loob ka lang ng bahay. Kailangan mo talagang mag-reapply kasi kapag nasa bahay ka, syempre may times talaga na pagpapawisan ka rin dahil na rin po sa init sa labas. Diba? So, then, dagdag ko, dapat everyday kasi nga, daily sun care. Yan. Tapos, syempre, sinabi ko na sa inyo na mainit man o hindi, kailangan nating mag-sunscreen. So, dapat ko rin sabihin yun sa sarili ko kasi matagal-tagal napabayaan yung aking mukha dahil hindi po ako gumagamit na ng sunscreen. Maganda na rin siya. Lalo na kapag ikaw po ay isang taong nagtitipid kasi imagine 30 ml siya tapos 255 lang po yung kanyang presyo. So, kung ikukumpara niyo po kasi sa ibang mga sunscreen ng mga product sa ibang brand, mamahal talaga yung mga sunscreen ngayon. Aside from that, local product din ito kasi yung kanyang distributor po, yung kanyang manufacturer ay sa Cebu lang po. Kaya maganda rin po na suportahan natin yung mga local products na kagaya nito, yung GT Cosmetics. Okay, mahahanap po ito sa Watsons. Tapos, maglalagay rin po ako sa description box ng mga link kung saan pwede niyo po siyang orderin. It's either sa Shopee o kaya naman po sa Lazada. Pero kapag wala akong malagay dyan, so sorry, hindi po ako nakahanap ng legit na shop o store. So, I hope meron naman po kayong naintindihan sa videong ito kasi medyo nagmabadali ako kasi talagang napakainit. Yan, napakainit. So, kailangan na po nating mag-reapply ng ating sun care. Ayan. So, ganyan po yung kanyang itsura. Kailangan nating mag-reapply once po na na-feel natin na talagang sobrang init. Ayan. So, based po sa makikita nyo, so, talagang medyo may brightening effect yung aking sunscreen na gamit. So, kung meron po kayong tanong regarding this sunscreen, simply comment down below and I will try to answer your questions. So, I guess that's it for our video today. Maraming salamat po sa inyong panonood at